Happy Noy Sunday, everyone! Welcome to Winner Ka Pinoy! September 18, 2022, dear friends! Naku, kumusta ka? Kumusta ang iyong mga minamahal? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Mga kaibigan, napakaganda ng ating pag-uusapan ngayong tanghali kasi pag-uusapan natin ang distansya. Distance yourself so you get to see things a lot clearer. Distance yourself to see clearly. At ako rin po, I'm distancing myself. I'm self-quarantining, kaya po wala ako sa stasyon ngayon. And kasama ko po sa ating stasyon, making this broadcast possible, sa ating digital, si Miss Alegria Galimba, si Courtney Luis Esquilio, sa ating tech, si Mr. Erwin Makatangay, and our production team, Justice Martinez, and of course, Miss MJ, or Mr. Ba? MJ Susaya. There we go. Thank you, team, ha? Thank you so much. Ayoko namang mahawa kayo, di ba? Ayan. So, mga kaibigan, napakaganda ng ating pag-uusapan. So, kapag po ay nuubo-ubo ako, huwag po kayo mag-alala. I'm okay. Ayan. Kailangan ko lang po i-quarantine ang aking sarili. Ayan po. Dahil na-expose ako sa mga... sorry po, ah. Sa mga tao na nag-positive the past days. Sorry po, ah. Okay, Chris. Ayan, so napaganda natin pag-uusapan. Send me your messages po, dear friends, at 0976-014-5041. Minsan, kailangan nating i-distansya ang ating sarili para mas malinaw ang ating nakikita. Di po ba, mga kaibigan? Kasi pag masyado kang malapit sa sitwasyon or sa tao, di ba, minsan di mo nakikita. Inaabuso ko na pala. Niloloko ko na pala, di ba? They're taking advantage of you already. At ayaw natin yan dahil ang winner ka, Pinoy, ay maalaga sa kanyang sarili. Maalaga sa kanyang saya. Alright, team? At naku, ay natutuwa na ibahagi sa inyong lahat na ang Winner Ka Pinoy ay hatid sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika at ngayon ay available na po sa South Star Drugstore, Watson's Pharmacy at The Generics Pharmacy ang Santon Plus Herbal Capsule. Hanapin lamang po yung may tatak na Yes to Health o di kaya Doc Samaritan pagbili natin. Sabayan din ang pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Magandang kombinasyon at epektibo kaya't bumili na ng Mighty C at Santon Plus Herbal Capsule. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa o hindi kaya pumunta ng personal para bumili dito sa DZXL 4th Floor Guadalupe Commercial Complex tapat lamang ng MRT Guadalupe. Ayan mga kaibigan, distance yourself to see clearly. So bahaginan nyo nga po ako ng mga pagkakataon sa buhay nyo na talagang deserved you na dahil dumistansya ka, umalis ka muna, lumayo ka muna, na nakapag-isip ka ng mas tama. Yan, kaibigan. Mas naayos mo muna ang sarili mo at nakita mo na hindi pala nakakatuwa minsan ang patulan ang lahat ng bagay. Alright, dear friends? And so, sa lahat po sa inyo na nanonood through our Facebook live streaming, I'm now watching as well. At pwede po kayong maglagay ng inyong mga comments, suggestions, your contributions, yung may pinakamagandang, pinaka-valuable na insight for today's episode will get a prize from us, alright? You get a 50 pesos load or GCash. Ngayon po, yung sa jokes naman, dahil natatadtad na ako sa dami ng mga jokes contribution, at mukhang nagmamadali kayo minsan dahil yung mga spelling nyo mali-mali, nahirapan akong i-figure out ano paano basahin yun. Gayto na lang po, you can send your entries today, tapos pipiliin ko yung mananalo and I will announce next week.
para hindi rin ako nagmamadaling basahin, tsaka hindi ako nagkakamaling basahin on air. Saan po yung airtime? Pag nangangabulol akong basahin yung inyong messages dahil may nadalinin yung i-type, di po ba? So, mas maganda po talaga na pag-isipan nyong mabuti at itama ang inyong spelling pag pinadala nyo po. Ah, yan. Alright, sige. At yung mga nanalo na, let's give chance to others also to win. Okay po. You can also contribute, but please wag nyo na rin akong tagtadin masyado ng daming entries. Alright? Okay, although I appreciate it po. Na-appreciate ko yon. Kaya lang, minsan nakikita ko na the motivation is just to win and hindi na to contribute. Sa Winner Ka Pinoy po, ang lagi nating ipinapaalala is hindi lang yung pananalo ang mahalaga, kundi kung paano ka habang nananalo ka. Kasi may mga iba na gustong manalo tapos nanluloko ng kapwa. Di po ba, gaya ng mga kinuwento ko sa inyo last time. Gustong makalusot. So, gusto, dahil gusto nilang sa kanila mapunta, di ba? Naalala nyo, noong 2020, meron akong Win Ka Pinoy Love Fund. Ang dami nating natulungan, pero ang dami ring nanloko sa atin. So, jokes lang po ito. This is just to enrich our session, alright? Sabi nga natin, laughter is a wonderful medicine. A cheerful heart is medicine. So, you can send your messages, pero hindi ko po sila babasahin today. Except lang siguro pag may nakita ako na pwede kong mabasa dahil buo yung mga pangungusap, may period, may comma, pwede siguro. But I will announce the winner for our Laughter is Power segment next week, okay po? Next Sunday. Pero ngayon, yung may pinakamagandang contribution na nababagay sa ating pinag-uusapan will get a prize and I will be announcing later. Okay, dear friends? And so, distance yourself. Merong kanta na, ano nga ba yun yung, I can see clearly now, the rain is gone. Tama ba yun, Jo? Yun ba yung lyrics nun? You can see clearly when the rain is gone. Kaya, yun ang pag-uusapan natin mga kaibigan kasi maraming buhay ang nasisira dahil hindi tayo marunong mag-distance psychologically or even physically. Kung alam niyo pong nag-aamok na yung tao na kausap niyo, nagwawala na, lumayo na po kayo sa kanya, wag na kayo sumagot. Kasi ang tao na galit, hindi nakakapag-isip ng tama. Correct, team? And so, well, I'm referring to my team at DCXL po kasi namimiss ko sila. Dalawang linggo na akong wala doon. Ayan. I was actually ready to go to them and then I got the message that Chris could you quarantine because yung ka-dinner ko last week tested positive. So, kahit may bakuna tayo at sabihin natin, hindi naman na yan masyadong lalala, pero nakakaawa naman yung mahahawaan natin, di po ba? May mga makakasama tayo sa elevator, aakyat sa elevator, doon, minsan nagtatanggal pa ng face mask, so it's better to be safe. So, there. Amazing things happen when you learn to distance yourself. At yun ang topic ko ngayon mga kaibigan. And from a psychological perspective, dahil alam nyo naman po na ang background ko ay psychology, kailangan maintindihan natin kung gaano ka-powerful yung ating iniisip. So, pwedeng physically you distance. Wala nang mangyayari dito. Umalis ka na muna. Sino pa sa inyo dyan ang mga mister na pag nagagalit ang inyong misis, umalis kayo ng bahay, naglalakad kayo, hindi kaya pupunta kayo doon sa bukid, kaya, di ba, parang naisip nyo, ay nako, babalik na lang ako pag okay na yung mood niya. At pagbalik nyo nga, okay na ulit. See, dear friends, distance yourself so you see clearly. Okay? At wag po nating panghinayangan yung na walang pagkakataon sa atin para lamang makasagot, di ba? Para lang makaganti. Ano naman po makukuha natin pag bumanti tayo, di ba? Sabi, oh, gali! Klaro, makaganti ako! You know, minsan may mga pagkakataong galit na galit tayo na parang blurred na yung paningin natin, di ba? Na parang, you see red, di ba? Kaya may mga iba, sabi nila na wala ako sa sarili ko, sa sobrang galit ko. You know, pati yung anak mo, na palo mo, yung asawa mo, na sampal mo, kapatid mo, na suntok mo. Bakit? Kasi nga po minsan, dahil yon sa we do not take a distance. Step out muna. May mga times din po sa buhay ko na gusto ko talaga sumagot. Pero I would just distance myself by being quiet.
So, pwede pong physically distance, that is power. Huwag ka nang pumatol. Hindi lahat ng bagay ay pinapatulan. Do you agree? Hindi po lahat ng tao ay deserving ng ating pagpatol. Kaya yun po ang ating pag-uusapan. Huwag tayong ma-sweep away by our emotions. Kasi kunyari, nagalit ka, nainis ka, di ba, talo ka na agad kasi you hurt yourself in the process. Sumakit ang ulo mo, sumakit ang tiyan mo, nagka-ulcer ka, di ba, hindi natunaw yung kinain mo, hindi ka pa nakangiti, pumangit ka ng isang araw. So sometimes, you say hurtful things, yung mga sinasabi mo nakakasakit sa iba, or you do hurtful things, nagbabasag ka ng kung ano-ano, di ba? So, or minsan, nagda-drive ka, galit ka, nabangga ka tuloy. So, mas maganda kayo, gibigan. Minsan, dumistansya muna tayo. Huminga ng malalim kaysa ma-paralyze tayo ng galit natin. And minsan, may mga iba, hindi maka-move on. Di po ba? Bakit di maka-move on? Bakit? Move on tayo. Move on po tayo kasi may mga times talaga na hindi nakakatulong sa atin yung bugso ng ating pakiramdam. Alright, dear friends, share with me your thoughts. 0976-014-5041. Sa pagkakataon po, nagalit tayo, mataas yung ating emosyon. At hindi ko lang po sinasabi dito yung mga negative emotions, ala yung galit ka, na nasaktan ka. Kahit yung sobrang saya mo, in love ka, ayan, kung ano-ano pinaggagawa mo dahil sobrang saya mo, posible na mali yung decision na magagawa mo kasi pag sobrang saya mo, hindi ka rin nakakapag-isip ng tama minsan, di ba? Sino ang kagaya ko dyan na minsan kapag sobrang saya, di ba? Talaga naman, buhos-buhos ang pagmamahal. Yan, ubos biyaya, ayan, kulang na lang, ipamigay mo lahat, pati na bahay mo, di ba? Pero, distance yourself for a while. Distance yourself for a while. Lumayo ka muna siguro para mas makapag-isip ka. What do you think, dear friends? Kasi pag emotionally charged ka, yun nga, emotionally charged. Alam niyo, dami ko pong mga nakausap dati, ah, nung nag-aaral pa ako, na pinagsisisihan nila yung ginawa nila at the height of their emotions. Yung emotionally charged, galit na galit, o ayan tuloy, di ba? Nakasaksak, yung isa nakapatay, di ba? Yung isa nakasuntok, yung isa mismo magulang niya, ayan, ang inaway niya, sinaktan niya, o nakakalungkot po, dahil laging nasa huli ang pagsisisi. So, distance yourself. Alright, dear friends, matutong dumistansya. Parang ako ngayon, dumidistansya din ako. So kahit na mga kasama ko dito sa bahay, I would wear a face mask in their presence. Kasi hindi lang para sa'yo ang pagdistansya mo, para sa iba din. Okay, dear friends, may mga iba sa atin, malakas naman ako, talo ko yung COVID na yan. Oh, yes, malakas ka nga, pero paano yung lolo mo, yung lola mo? Or paano yung lolo at lola na mga kasalubong mo? Paano yung mga medyo mahina ang immune system na makakasama mo? Kaya mga kaibigan, ang pag-aalaga sa sarili ay pag-aalaga din sa iba, ha? So huwag natin sabihin na dami-dami ate, sinabi na nga ng gobyerno pwede nang hindi mag-face mask. Ako mag-face mask pa rin po ako hanggat hindi talaga totally nawawala ang COVID. Okay ba yun, mga ka-winner na Pinoy? Okay ba yun? Hindi dahil mahirap, kundi dahil considerate ka, dahil nagmamahal ka, may malasakit ka sa kapwa. Well, kung mag-isa mo lang talaga, nasa farm mo ikaw, mag-isa ko na wala naman taong malapit sa'yo, remove. Pero kapag may mga malapit sa'yo, like mga a meter away, 2 meters away, better. Hindi mo alam kung kailan ka uubuhin eh. Diba? Alright? Dear friends, so, distance yourself. Distance yourself. Physically, psychologically. At pag sinabi natin psychologically, idistansya mo sa isip, idistansya mo sa puso. Kasi may mga iba, grabe kong magalit, di ba? Taon ang binibilang. Yung iba nga, dekada, di po ba? Hindi na naka-move on talaga. Yeah. Pwede bang pagpag na, kalimutan na natin? Kasi kapag sobrang nandun ka pa rin sa galit mo, you cannot see the bigger picture.
may mga times na gusto nating ipagpilitan yung gusto natin talaga. Gusto ko to, dapat mangyari to. Sobra-sobra na yung galit ko, sobra-sobra na yung stress ko, grabe na yung lungkot ko, kailangan may gawin na ako. Kaso ang problema dyan nga, kapag sobra kang stressed, pag sobra kang galit, pag sobra ka rin nag-aalala or takot, kulang ka sa, paano ba, resources para mag-isip ng tama eh. Hindi mo nakikita yung mas malaking picture. So, distance yourself, dear friends, ha? Okay? Distance yourself. Para mas makita mo ng mas maayos. Mas maramdaman mo ng tama. Kasi kapag kalmado ka, doon ka mas nakakapag-isip. When you step back, doon mo nakikita na, okay, wait lang. Gata-galit ako hanggang sa kumalma ka. Pag kumalma ka na, okay, mas maayos na yung tono mo, mas maayos na rin yung kaisipan mo. Alright, dear friends? And so, distance yourself. Not just for you, but for the decisions you will make. At yung mga tao na pwedeng maepektuhan ng decision mo na yan. May mga times na gata-galit ka. Nag-imbita ang pamilya mo ng reunion, kunyari. Tapos sabihin mo, ay, nandun yung bayaw ko na yun. Nako, daw pupunta, gata-gata sa kanya. Kaso, inisip mo lang yung bayaw mo na ayaw mong makita. Paano yung mga ibang kapatid mo, di ba? Paano yung mga pamangkin mo? Paano yung mga magulang mo? Kasi minsan nagbibitaw tayo ng salita na, ayoko, over my dead body, I'm just so angry. Eh, kaso nga, you miss out also, di ba? Ang dami mong namimiss. Kaya, mga kapwa ko, winner, ha? Winner ka, Pinoy! Winner ka, Pinoy! Kailangan matuto tayong dumistansya. At matutong manahimik muna na huwag munang magsalita, lalo na kapag galit. Or huwag munang magdesisyon, lalo na kapag takot. Alright, dear friends? Temporary lang naman yung pagdistansya mo. Hindi naman natin sinabi na dumistansya ka, hindi mo na kami kakausapin for the rest of your life. Or hindi ka nakikilos for the rest of your life. Hindi naman, temporary lang. Emotionally charged ka eh. What do you think? Sige nga po, padala niyo ako ng inyong mga messages. Tingnan ko nga, may mga messages na sa ating Facebook live stream. Thank you so much. Ayan. Uy, may messages na rin sa ating 0976-014-5041. At mukhang puro jokes ito, ah. Okay, sige. Alright. I'll take a look at them siguro later while I'm playing a song. Ayan. Pag hindi po maganda ang pangungusap sa joke, walang period, walang comma, sorry po ah, hindi ko po babasahin. Pag sino-shortcut nyo yung inyong mga words, hindi ko rin babasahin. Kasi pakiusap lang po yon na may premyo ka dito eh. So work for it naman ha. Huwag nyo akong pahirapan i-figure out yung mga walang vowels na words. Kunyari, TST, ano yun? Anong ibig nyo sabihin doon? SLT, ano yun? Slit? O salita, di ba? Please po, sorry po, masama siguro pakaramdam ko, medyo stricto ako ngayon. Pero hindi, that applies for all our episodes na hindi pwede yung, you expect me to read whole what you give to me in parts. Alright? Kailangan matuto po tayo kasi mga adak natin natututo na rin magsulat ng shortcut. So there, dear friends, kailangan matuto kang ihiwalay yung sarili mo. Separate yourself. Distance yourself temporarily. Kasi may mga times talaga sa buhay mo na magagalit ka eh. Nalaman mo na niloko ka. Diba? Ang una mong tendency niyan, sumugod, diba? At magalit. Nalaman mo na yung anak mo nagsinungaling sa'yo. Ang una mong tendency is sigawan siya, diba? Magalit siya, ilagay siya sa lugar niya. Kaso worth it ba yon? Worth it ba na ipinagpalit mo yung maayos niyong samahan sa pagsigaw mo? Okay? Dear friends, so distance yourself. Psychologically, distance yourself. Bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na mas makapag-isip, na mas makahinga, na maibalik mo yung tamang kaisipan mo. Alright? Because then, pwede mong baguhin yung approach mo eh.
Nung bata pa yung anak ko, no, may mga times din nag-away kami talaga. I was not a better mother then, but now I'm a better mother. So kahit anong gawin niya, kalmado ko siyang kakausapin. Kalmado ko siyang makakausap. And I would like to really pause, you know, at this moment because tomorrow, my son is celebrating his 22nd birthday. Happy birthday, Neil. You know how very much Mama loves you, right? And I will always be here for you. I'll be the wind beneath your wings, all right? I'll always be here to cheer you on because I only want the best for you always. And may God bless all your dreams. And may you always be surrounded with love and favor and blessings. Okay? Ayan, naku, naisip ko lang, naku, naiyak na ako. Ano ba yan? Happy birthday, anak. And I'm just so grateful to God for giving me the opportunity to be your mother. And that will always be, you know, my greatest joy. Nothing could top that. Nothing ever could top that, you know, being mama. Ayun, so thank you also for those who are greeting me, greeting my son through me. Maraming salamat po. Ayan. And so distance yourself, step out, walang mawawala sa atin. Kapag tayo ay dumistansya, umurong muna. Kasi po, tama ka nga, nakasagot ka nga, na isigaw mo yung gusto mong sabihin. Nasaktan ka naman, di ba? May mga iba na, may mga iba na sa kalye, nag-aaway, nagigit-gitan, di ba? So, pwede bang mag-sorry na lang? Pasensya na, kuya. Tapusin na natin agad. Huwag yung mag-aaway tayo ng kalahating oras, ang oras sa init, nagsisigawan tayo sa kalye. Tapos, di ba, walang gustong umamin kung sino yung may kasalanan. Andiyan na po eh. Yung gasgas, nandiyan na. Gasgas na siya talaga. Pwede ba na ibalik natin yung ating pagiging Pilipino? Mapagmahal na Pilipino. Alright, dear friends? Distance yourself. Would you rather be right or be happy? Siyempre ako, happy! Would you rather win? Mas gusto mo bang manalo? Or to be calm and have peace in your heart? Mas mahalaga sa akin ang kapayapaan sa puso. Alright, dear friends? So at the end of the day, mamili ng tama. At minsan, mas magandang piliin ang dumistansya muna, manahimik muna. Now let's do a time check. It's 11:30 in the morning at nandito pa rin po kayo sa inyong paboritong programa tuwing Linggo, Winner Ka Pinoy sa DZXL 558 Manila. At kasama niyo pa rin po ako, ang inyong lingkod, Chris Lorenzana. At ang oras na ito ay hatid sa atin ng Santon Plus Coffee Mix. Mahilig ka bang uminom ng kape pero nangangamba ka na baka maapektuhan ang iyong kalusugan? Narito na ang hinihintay nating kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Napatunayan ng mga eksperto na ang Santon Plus Coffee Mix ay makakatulong na patibayin ng ating immune system para labanan ang mga karamdaman. Ang Santon Plus Coffee Mix ay may sangkap na mangustin, malunggay at soya na makakatulong na balansehin ang testosterone level ng mga kalalakihan para maiwasan ang pagkakaroon ng prostate problem tulad ng prostate cancer. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix, ang kape na gagabay sa iyong kalusugan. Mabibili sa Watson's Pharmacy, South Star Drugstore, The Generics Pharmacy at sa iba pang mga butika. Para sa tanong, reservation at delivery, tumawag lamang sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa. Step away, step away, look away. Walang hindi mababawasan yung pagiging tao mo dahil lang tumingin ka sa kaliwa or tumingin ka sa baba or lumakad ka papalayo or hindi mo pinatulan yung napakapangit na post na yan or yung napakapangit na message na pinadala sa'yo. Kahit ano pa yung mga pananalitang gagamitin nila, pwede mong piliin na hindi ka matrigger or hindi ka pumatol. What you think, dear friends?
I can see clearly now the rain is gone. Hintayin mo na kumalma ka bago ka sumagot. Alam niyo, mas panalo ka lagi. At dahil winner ka, di ba? Winner ang Pinoy. Matuto kang bigyan ang sarili mo ng mas magandang pananaw. Pag hindi maganda ang pananaw mo, apektado lahat. Yung pakaramdam mo, yung pagkilos mo. Oh, thank you, team. I noticed. Jewel, thank you so much for editing my photo. I really appreciate it. Thank you so much, team. Ay, nakakatuwa naman itong bago nating banner. Nakaka-proud talaga ang DZXL team. Ayan. So, please po, gawin nating trending ang totoong balita. Gawin nating trending ang totoong good news. Ayan, ha. Mag-subscribe po sa ating YouTube channel, DZXL558. Pwede nyo pong panoorin ulit doon yung mga programa ng DZXL. Or pwede rin po sa ating Facebook live stream, sa ating Facebook page. RMN DZXL558. Ayan, or RMN DZXL558 Manila. Ayan, dear friends, ha? Sandali lamang po. Barado ah, ilong. May mga messages na kayo. I'm going to read them in a while. Pero tapusin ko lang po itong part na to. Pag meron kang, pag mas maganda yung pananaw mo, yung perspective mo, di ba? Para kang merong wide angle lens. Hindi ko pa po, wala po akong lens na ganun. Pero parang meron kang wide angle lens. Pag may wide angle lens ka, parang, uy, kita mo yung malaking parte ng nasa harapan mo. Pero kapag masyado kang malapit, di ba? Parang pag ang isang bagay sobrang lapit sa'yo, wala kang nakikita kundi yun at yun lang. Limitado, di ba? So, yun ang nangyayari minsan kapag hindi natin binigyan ng ating sarili ng pagkakataong mag-isip. Pagkakataon, lumayo muna sa sitwasyon para mabigyan natin yung ating ng ating sarili ng pagkakataong kuminhawa muna yung pakaramdam mo at magkaroon ka ng mas magandang pananaw. Alam niyo mga kaibigan, huwag nating gawing dahilan yung kumukulo ay dugo ko eh. Meron ako kakilala na ganun. Sabi ko, sabi ko sa kanya, pwede ba muna na pwede bang huwag ka na mulang pumatol? Alam niyo naman po ako, di ba? Patanong ako lagi, pwede ka ba munang huwag pumatol? Pwede ba munang huwag ka magsalita? Pwede kaya huwag mo na munang sagutin? Ano lang po yun? Message. Text message. Tapos sabi niya sa akin, hindi! Kumukuloy, dugo ko eh! Ay, hindi naman po yan kukulo forever. So, dahil ba kumukulo yung dugo mo, kailangan sumagot ka na kaagad, and dahil exclamation point, capital letters pa, tapos nagmumura ka sa text, di ba? Talo ka na agad nun, tinalo mo ang sarili mo. Sayang. Sayang pagkakataong maging elegante. Okay, dear friends? Alright? Kaya, step back, distance yourself, kahit napasabihin sa'yo na ano? Ano? Ano masasabi mo? Ba't ka lumalayo? Duwag ka! Duwag! Kahit po sigawan ka ng kung ano, tuloy lang. Tuloy lang. I'm with you there. Isipin mo na nasa tabi mo ako habang naglalakad tayo papalayo. Kasi panalo tayo sa panahon na yun. At yung taong sumisigaw na, ano? Ano masasabi mo? Kao, ganito ka. Kahit ano sabihin nila, panalo ka. You did not let it in. Alright? You did not let it in. And so, dear friends, it's important to learn to distance. Hindi sa lahat ng pagkakataon, ang paglaban, ang pagtugon, ang pagsagot, ang tamang solusyon. Alright? Dear friends, so I'll take a look at your messages now, but I will not be reading, I'll not be reading jokes as I said earlier. I'll just be reading muna yung mga contributions to today's episode. Wait lang, ba't hindi ko alam paano tumingin ng hello? Why can't I see the comments? Kanina, nakita ko na yun ah. Ayan, dabatiin ko muna yung mga, ay, nawala. Ba't kaya? I cannot see the messages anymore. Mm-hmm. Sige po. Ma-figure out ko rin to mamaya. Bakit kaya?
hindi ko na siya makita. Ah, siguro kasi dapat, ano, nung nakita ko yung message, dapat binasa ko na. Ayan. Oo. Radio, can you screen capture the, ano, the messages and send to me? Kasi hindi ko na mabasa yung comments eh, sa Facebook Live. Could you do that, please, for me? Ayan. I hope you're listening. Ayan, I cannot see the messages anymore. So, sorry po ah, yung mga nag-ano sa Facebook Live. Bakit hindi ko na mabasa yung messages? But anyway, I wonder why. Ayan, hindi ko na talaga siya makita. Oh, what's happening? Baka na-hidden siya. Oh, I'm so sorry about that. Anyway, thank you, Roma. I'll just read na lang from our, ano, paano joke. Puro jokes, ah. Okay, ito, merong isang magandang contribution. Tignan natin. This is from Rowena Sablan ng General Trias, Cavite. Eh, thank you, Rowena Zabla pala. Good morning, Ma'am Chris. In my case po, lumayo na ako sa mga kamag-anak ng husband ko. Para naman kasi akong walang halaga sa kanila. May work naman ako at masinop sa bahay pero hindi nila ako kinakausap pag tumutulong. Binabalita sa mga kapitbahay para hindi na lang ako nila masaktan. Distansya na lang ako sa mga kamag-anak ng husband ko. Ayaw niya kasing humiwalay sa relatives niya. Spelling next time, ha, Rowena? And mag-period tayo para mas maganda yung reading natin. Yeah, but thank you for your message. This is a good way, really. At ako din siguro, Rowena, kung ako yung nasa lugar mo, kung hindi naman ako na-appreciate, diba? Pag hindi naman ako, ano yun, pag hindi nila nakikita yung halaga ko at yung pagtulong ko, sabi nga ni Matt Monroe, walk away, please go, before you go. Ano yun? Before you throw. Yeah, so this is nice, Rowena. Oo naman. Umiwas ka, pero wag nang magdagdag ng salita. Umiwas ka. But, you know, hindi natin sila kailangan, for example, i-badmouth just because, diba? So that's really nice. Thank you, Rowena. Oo, sige, ano pa to? Yeah, 6916. Oo, hanggang alas 12 pa tayo. So, pwede ka pang sumali. Just send me your message. Huwag na po kayo magtanong. Sayang yung minuto na nagtanong kayo. Just contribute. Lagi kayong welcome to contribute sa ating discussion. Ayan, yung mga jokes, ang daming jokes. Alright. There's a message here from Heidi R. Good morning, Chris. Thank you sa iyong topic today on emotional intelligence. It hit me much. Happy Sunday, eh? Thank you, Heidi. Paborito ko rin tong topic na to kasi marami tayong mga kababayang nasisira ang buhay. Nasisira ang kinabukasan nila, di ba? Nawawala ang kalayaan nila dahil hindi sila marunong dumistansya. Hindi nila alam pigilan ang sarili nila. And so, dear friends, please, ha, manalo tayo by taking a distance, stepping away. Yan. Okay, let me take a look at a message here. This is a message from Lourdes Camino. Sabi niya, hello, Miss Chris. Ang hirap po dumistansya kapag labis na ang puot na nararamdaman ko. Kahit dumistansya ako, naiisip ko pa din. Nagagalit pa din ako. Paano kaya ang gagawin? Oh, this is so beautiful, Lourdes. Ano, mahirap talaga. Mahirap talaga. Itong topic na to, a lifetime of practice. Hindi ko pa sinasabing madali ito. Sinasabi ko lang na distance yourself para magkaroon ka ng mas magandang pananaw, wide lens angle, ganyan. Pero, you know, at the end of the day, mahirap talaga. So, tama po si, ano, Miss Lourdes Camino. Paglabis ang puot ba is hatred? Paglabis ang puot talaga, naku, what do we do now kapag sobra tayong galit, right? Minsan, matutulog ka na lang, naaalala mo ulit yung galit mo. Sabi mo nga dito, kahit dumistansya ka, naiisip mo pa din. And that's why the journey is really yours and yours alone.
At siguro, give yourself permission to forgive. Siguro yan ang pinakamaganda kong suggestion sa'yo. Kasi yun din ang ginawa ko, Lourdes. Bigyan mo ng permiso ang sarili mo na magpatawad. Para sa'yo. Hindi para dun sa pinapatawad mo, diba? Para sa'yo. Kasi magkakasakit ka. Balang araw, magugulat ka. May tumor ka na pala, may sakit ka na, may sakit ka na sa puso, mataas na yung blood pressure mo, apektado yung immune system mo, dahil ganun talaga ang nangyayari pag labis ang ating galit, pag sobra ang ating puot, sabi mo nga. Yeah. So, give yourself permission to be happy again. Kaya nga, nandito sa libro ko, I wrote here, before nga pala I proceed, Miss Joy Katulpos ng Rome Electronics, maraming salamat, my dear, ha? Thank you for ordering 6 copies of my book because she really likes to have her own copy. Maraming maraming salamat. And hello to you all, amazing romance, alright? And Joy, maraming maraming salamat. You know, meron ako sinulat sa aking libro na gusto kong ibahagi para especially para sa iyo, Joy, na sana ma-inspire ka. Sana ba 'yun? Ay nako, Chris, nasa na 'yon. I think it's on page 100. Memorize ko na dapat 'tong paging ko, ha. Ito 'yon. Kasi Joy, alam mo, ay tatata. Ito, para to sa iyo talaga, Joy. At para ito sa mga tao na may hinanakit. Ang dami niyong hinanakit. Ilang taon nang nakakalipas hanggang ngayon, naghihinanakit pa din. Diba? So, give yourself permission to forgive. Give yourself permission to be happy. Alright? At sa'yo, para sa'yo to, Miss Lourdes, ha? Forgive others. They may not have known that they caused you that much pain. Malay mo, hindi nila alam na ganyang katindi ang galit at puot na nararamdaman mo. They may not have known what they were doing. Kung nagawa man nila yon, malay mo, hindi nila alam ang ginagawa nila. Remember si Jesus while he was hanging on the cross? Si Jesus na yon, ha? Pero sinabi pa rin niya na, "Forgive them, Father. They do not know what they do." Hindi nila alam ang ginagawa nila. Or if they did, kunwari, sabihin mo sa akin, "Hindi, Chris, alam nila yung ginagawa nila. Pinag-isipan nilang lokohin ako. Pinag-isipan nilang iskam ako. Pinag-isipan nilang nakawin yung meron ako." Okay, okay. Forgive them anyway. For your sake. That's what I wrote in my book because that's also what I did. Actually, lahat naman ang sinulat ko sa libro ko, yun ang mga ginagawa ko at sinusubukan kong gawin para, you know, I refuse to be ordinary, so I strive to be happy. Sabi nga ni Louis Smeads, "When we forgive evil, we do not excuse it." Hindi natin sinasabing, "Oh, sige na nga, okay na na pinatay mo yung anak ko or sinaksak mo yung asawa ko. Sige na nga." No, no, no. When we forgive evil, we do not excuse it. We do not tolerate it. We do not smother it. We look the evil in the face. Call it what it is. You know? I was betrayed. Niloko niyo ako. You call it what it is. Let its horror shock you and stun you and enrage you. And only then do you forgive it. Pero huwag mo nang dalhin ng maraming taon yan. Patawarin mo na. Patawarin mo na. Release it and take a distance. Now, yung sabi mo, paano yan eh, naiisip mo pa din, nagagalit ka ulit pag naiisip mo, ganun po talaga. Kaya nga, we need to distance ourselves psychologically kasi kahit 10 taon na ang nakakalipas at naalala mo yung ginawa sa'yo, magagalit ka ulit. Kasi naalala mo na naman eh. Kaya siguro mas magandang wag na natin masyadong isipin. Hindi dapat natin laging inaalala ang sakit na ginawa sa atin. Alright? Dear friends? Okay, so, there's here a message from, there's our sharings from Abdokasi Rater.
We can see through others when we can see through ourselves, quoting Bruce Lee. Oh, ang dami nito ah. Yeah. Ito sabi daw ni Oscar Wilde, always forgive your enemies. Nothing annoys them so much. Yes, that's really beautiful. Diba? So I hope, Lourdes, message mo ako mamaya, ah. Sana nakatulong sa'yo yung sinabi ko. Sana nakatulong sa'yo yung ibinahagi ko sa'yo. Na release, let go already. Hmm? Dumistansya ka na. Pag naiisip mo, yung galit mo, siguro mag-garden ka, ha? O hindi kaya kumanta ka, gumawa ka ng kahit ano just to shift your thought into something else. Alright? At ang isang pinakamabisa talaga, magdasal. Please God, help me forgive this person. Please God, help me heal myself. Alright? Wala nang tatalo pa sa dasal. And I would like to play for you all this very beautiful song of Gary Valenciano, our very own, Lead Me, Lord. At minsan, yun talaga lang ang pwede nating magawa na, please God, lead me. And so enjoy this very beautiful song. Through my day.
kaibigan, minsan kasi we need to also acknowledge na meron naman tayong gabay, di ba? Merong tutulong sa atin. Sabi nga ka sa kanta, "Lead me, Lord, even though at times I'd rather go along my way." Minsan gusto natin na, you know, it's my way. Kailangan, I have to do it my way. And kaya alam, may mga times na we just ask God to lead us. Kasi mahirap talaga tong pinag-uusapan natin. Lalo na, emotions are so powerful. Ilang tao na nga po ba ang nasira ang buhay nila just because at the height of their emotion, they acted, right? They acted. So, marami pong nakakulong ngayon na they acted on their emotions and they lost their freedom. At mga kaibigan, lagi pong mas mahalaga ang ating kalusugan. At para maiwasan ang mga sakit, dapat epektibo na food supplement ang gamitin. Santon Plus Gold. Mas pinahusay, mas pinagaling, mas pinabisa. Dahil meron itong extracted na mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, spirulina, kaya mas epektibo na makakatulong sa diabetes, maruming dugo, hypertension, pamamaga, bukol, at iba pa. Santon Plus Gold. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL sa Santon Gold Hotline 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa o hindi kaya pumunta ng personal para bumili dito sa DZXL 4th Floor Guadalupe Commercial Complex, tapat lamang ng MRT Guadalupe para makapagpa-picture na rin po kayo. O, diba? Thank you, Courtney, for sending me the messages, ha? Ayan, okay. Meron ako ditong babasahing joke. This is from June Romel Javier. Sabi nung baliw, tumawag yung baliw sa mental hospital, sabi nung baliw. Hello? May tao po ba sa room 168? Sabi nung telephone operator. Wala po. Bakit? Tapos sabi ng baliw, che-check ko lang kung nakatakas nga talaga ako. Thank you so much for that. Okay, this is from Lenny Aitona ng Iriga City. Ano ang tawag sa mabait na chismosa? Eddie, the good Samaritan daw. Okay. Sige, next week po ako mag-a-announce ng mananalo, ha? Ayan. Yung iba po talaga na parang hindi pwedeng basahin. May mga iba po talaga na distaste. Hindi pa ganda sa taste. So, hindi ko na lang po babasahin, ha? Ayan. Ito, from Lorena Vitug. Ano ang pinakamataas na kurso? Piloto. Ano naman daw ang pinakamababang kurso? Edi, law. Law po ang pronunciation noon. Pero sige, pwede natin sabing low. Ayan. Naku, mga kaibigan! Malapit na naman po ako magpaalam at ako ay sobrang natutuwa na napag-usapan natin itong mahalagang pag-uusap na to na yung iba hirap gawin. Pero just try. Hindi mo ikaliliit. Hindi mo kawalan ang tumahimik at dumistansya. And from my favorite participant today, my favorite listener of Winner Kapinoy from Judilyn Hernandez, sabi niya, ayos lang na dumistansya para sa iyong paglago. Sapagkat sa espasyo, puwang, kawalan, dito mo matatagpuan ang mga bagay na makabuluhan. Ang saglit na paglayo o paghinto ay maaaring magbunga ng pagkatuto at paglago. Katulad ng mga puno na kailangan ng sapat na distansya o espasyo para lumago. This is so beautiful, Judy! And I think we got a winner for today, Miss Judilyn Hernandez. I think yung sayo ang pinakamaganda na contribution for today. So you won for yourself 50 pesos load or GCash, ha? Let me know. Tama nga naman po, di ba? Minsan, mas magandang dumistansya para tayo ay lumago. Bigyan natin ng puwang, ng espasyo ang ating sarili. Ayan, this is so beautiful, Judy. Kahit halos mabulul-bulul ako sa pag-share. Ayan, mga kaibigan, itutuloy po natin itong usapan na to sa sunod-sunod na linggo. At next week, i-announce ko kung sino ang nanalo sa ating Laughter is Power. Alright? At nako, ito na ang isang napakaganda talagang kanta na tayo lang ang meron sa buong Pilipinas. Sung and composed for us by Mr. Ariel Misiano. Tutuma ang punanila sa
walang mararating. Ito'y isang hamon na dapat pansinin, na di tayo mangma ay may talino rin. Mamuna tayo sa bawat larangan, bawat Pinoy may galing, may kakayahan. Kaya ng lutasin lahat ng mga hadlang, tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy. Umagaan lahat ng mga problema, kami naririto, kayo'y may kasama. Halina't bumangon, tayo ay kumilos na. Naghihintay sa atin ang bagong umaga. Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy. Mamuna tayo sa bawat larangan, bawat Pinoy may galing, may kakayahan. Kaya ng lutasin lahat ng mga hadlang, tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner ka Pinoy, 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 winner ka Pinoy. Winner ka Pinoy, winner ka. Kaya sana ay matuto tayong dumistansya so that we get to see clearly. We get to have a better perspective, ha? Wide angle lens, mga kaibigan, ha? Para panalo, panalo. At ang winner ka Pinoy ay inihatid sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika at ngayon ay available na po sa The Generics Pharmacy, South Star Drugstore at Watson's Pharmacy nationwide ang Santon Plus Herbal Capsule. Hanapin lamang po yung may tatak Yes to Health or Doc Samaritan kapag bumibili. Sabayan din ang pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Magandang kombinasyon at epektibo. Bumili na ng Mighty C at Santon Plus Herbal Capsule. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa. O hindi kaya pumunta ng personal para bumili dito sa DZXL, 4th floor, Guadalupe Commercial Complex, tapat lamang ng MRT Guadalupe. At maraming maraming salamat po ulit sa pagsama ninyo sa akin ng isang buong oras hanggang po sa susunod na linggo. At sabayan nyo na po ako, sikapin nating maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. At huwag mong kakalimutan, kaibigan, ha? Winner ka. Winner ka, Pinoy.